Yorubun ninyo mga sayo, EBS Topic Manila in Nida. So, welcome back sa channel ng EBS Topic Manila. So, ngayon, sasagot tayo kung paano uli sagutan yung mga ganitong problems kapag na-encounter nyo sa exam, sa EBS Topic Exam. So, ulit sa understanding the instruction is really important before answering the problems. Okay, so these questions are from simile topic. So, try natin sagutan kapag na pag possible na lumabas to sa EPS topic exam. So, ang instruction is pin, kane, turugal, kajang, almajon, kusul, kurisipsyo. So, ulit, so pag nakita nyo na yan, so sa mga previous examples na binigay ko, so pinkane, ibig sabihin na yan, is fill in the blank. So, enter the most appropriate answer on the blank. Okay, so, number one, nalit tayo. So, pag nakita nyo yung ganitong pattern sa problem, so, ibig sabihin yan is dialogue. So, kapag may ka and na, so, let's say na si ka is person 1 and si na is a person 2. Okay, so, ibig sabihin, nag-uusap sila. So, may conversation na nagaganap. So, may pinag-uusapan sila. So, number one, person one, ka. So, oche, so chume, kaso, blang, ul mani, sa soyo. Okay, so, i-analyze natin yung sinabi ni person one. Oche, so chume, kaso, blang, ul mani, sa soyo. So, himay-mayin natin yung bawat word, kunin natin yung literal meaning ng bawat isang word. Okay, so, oje means yesterday, sojum means bookstore, and e is a place particle, which ini-indicate niya this before ni e is a place. So, sojum is a bookstore. So, place siya. So, kaso. So, from the dictionary form ni kaso is kada. Big sabihin, to go. Then, so it means pwede siyang since, because, or so. So, it depends on the context kung paano siya magiging use, kung ano yung magiging use niya. Then, blank, ul. So, nakita natin si ul. So, ibig sabihin is, itong blank na to is object ang hinanap natin. So, money, sasoyo, money is lot, and sasoyo is from the dictionary form sada. It means to buy. So, if you see this sangsiot, it means this verb it is nasa past tense form. So, ibig sabihin sasoyo, it means bought. So, kung uulin natin yung buong meaning ng sentence na to is, okay, so, oje, yesterday, I bought lot of blank since I went to bookstore. Okay, so, medyo magulo kung i-analyze natin. So, dahil dito merong, ano, merong so, or since, because, so, dito tayo mag-start. Before neto ni so, sa verb na to, dyan tayo i-analyze yung first sentence. Kasi parang two sentence siya na pinag-isa, isang thought. Okay, so yesterday, since I went to bookstore, I bought a lot of blank. So, okay, so si ul, it's an object particle, so it means object yung hinanap natin. So, ang response or ang reply ni person 2 is ne yon kwon sasoyo. So, ibig sabihin, yes, I bought 10 kwon. So, kwon is a counting unit of books. So, ibig sabihin, dahil nasa sojum tayo, nasa bookstore tayo, alam na natin na yung object particle, yung object dito ay yung book. Okay, so hanapin natin yung book sa choices. Okay, one, yak,
So, yak is medicine. So, hindi natin nabibili yung medicine sa Sojum, sa bookstore. Then, what? Clothes. So, hindi rin natin nabibili yung clothes sa bookstore. So, three, kwail, fruits. So, hindi natin nabibili yung fruits sa Sojum. So, ang tanging object lang or things na nabibili natin sa Sojum is check. So, ibig sabihin yung book. So yun, napakadali lang nito i-analyze ng number one. So, dahil sa conversation mismo, malalaman na natin kung ano yung sagot. Okay. So, number two. So, ganun pa rin yung pattern. So, may nag-usap, may dialogue. So, ka. So, sabihin, let's say na ka is a person 1 and na is person 2. Okay? Ka, wesai, o toke wao. So, okay. So, kunin natin yung literal meaning ng bawat word. So, wesa is a workplace. E, so, ito na naman yung place particle or place marker, which is wesa. Yung place. So, workplace or company. So, o toke wao. So, how do you come, paman. How do you, oh, otoke, how, wayo, from the root verb or dictionary form, oda, to come. So, if we get the thought of this sentence is, how do you come sa workplace or sa company? So, paano ka, sa Tagalog, paano ka pumunta or pupunta sa company? So, person 2, sagot niya is posuro, wayo. So, posu means bus. Ro or lo, it is toward or direction. So, direction marker siya. Na, ibig sabihin, yung inaano niya, yung noun na katabi niya is gumagalaw. So, bosuro, wayo. So, it means root verb niya is oda. So, I come by bus. So, next. So, person 1. So, meron siyang inask or may question siya rito sa person 2. So, ito yung hanapin natin kung ano yung itatanong niya sa person 2. So, ang sagot ni person 2 dun sa question ni person 1 is han sashik pun chumyo. So, ibig sabihin han sashik pun chumyo is about to 40 minutes. Okay. So, ano yung hanapin natin kung ano yung tinanong ni person 1. So, ibig sabihin yung sagot dito ni person 2 is parang ano, parang mahigit isang oras o parang mahigit 40 minutes. So, ganun. So, okay. So, hanapin natin sa choices kung ano yung tinanong ni person 1 dun sa kay person 2. Okay. Number 1 is onche, wayo. So, onche is when. Then, wayo. So, when do you come? Parang ganun. So, onche. So, kailan? So, kailan? So, wala naman dito yung sagot ni person 2 is, ang sagot niya dito is minutes. So, about 40 minutes. So, wala naman sinagot dito si person 2 kung ang answer, kung questionable siya ng onche. So, number 2 is odieso tayo. So, odieso tayo. So, odi is word, then eso from, tayo is right. So, where from right? So, parang saan ako sumakay? So, parang ganon. So, saan sasakay? So, parang yung place ang hinahanap dito. So, saan ba sasakay? So, wala namang place dito, di ba? So, next, number 3 is olmana kyoloyo, kolyoyo. So, olmana is how many. Then, kolyoyo from the root verb is called, from the root verb kolida. It means to take. So,
etong kolida na to, nirefer nito is time. So parang it takes time. So pag pinagsama sila ni Olmana Kol Yoyo, how long it takes. So parang ganun yung ano niya, yung meaning, how long it takes. So ibig sabihin itong number 3, Olmana Kol Yoyo, is a possible answer dito sa blank. Kasi ang inaano, ang nirefer nito is how long it takes, yung time. So ibig sabihin eto na yung answer, yung correct answer, Olmana Kol Yoyo. So ang sinagot ni person 2 is Han Sashipon Chungyo. So ibig sabihin how long it takes kung sasakay ka ng ano, ng bus, parang ganun. So ang sabi ni person 2 is about 40 minutes. Han Sashipon Chungyo. So ibig sabihin number 3 yung sagot. So number 4 Irome Moyeyo. So hindi naman siya name yung tinatanong. So number 3 yung sagot. Okay? So sana na-review kayo sa problem natin ngayon dito sa questions na nanggaling sa simile topic. So thank you sa panonood, and mag-subscribe, like and subscribe mo yung channel. Kamusta, Amnida?